Ika-26 ng Abril, Biyernes, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Muling ibinunyag ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad sa may lawa ng Tiberias. Ibinunyag niya ng paganito. Magkakasamang naroon sina Simon Pedro, Tomas at dalawa pa sa alagad niya. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Aalis ako para mangisda." Nang madaling araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus iyon. Tinatawag sila ni Jesus, "Mga bata, wala ba kayong isda?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." Sinabi naman niya sa kanila, "Ihulog niyo sa bandang kanan ng bangka ang lambat at makakatagpo kayo." Kaya inihulog nga nila at hindi na nila makayanang hilahin iyon dahil sa dami ng isda. Kaya sinabi kay Pedro ng alagad na iyon na mahal ni Jesus, "Ang Panginoon siya." Kaya nang makalunsad sa lupa, nakita nilang may nagbabagang uling doon at kinaihawan ng isda at may tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo mula sa mga isda na nahuli niyo ngayon." Kaya lumulan si Simon Pedro at hinila ang lambat tungo sa pampang. Gayong puno iyon ng 153 malalaking isda. Bagamat napakarami noon, hindi napunit ang lambat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hali kayo't mag-almusal. Wala namang makapangahas sa mga alagad na mag-usisa sa kanya. Kayo ba'y sino?" Dahil alam nilang ang Panginoon iyon. Lumapit si Jesus at kumuha ng tinapay at ipinamahagi sa kanila. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Ito na ang 3 pagpapahayag ni Jesus sa mga alagad matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang Panginoon siya. Hindi ba't ganito rin ang nangyari nang tawagin ni Jesus si Pedro upang maging mamamalakaya ng tao? Pangingisda ang kinabubuhay ng mga unang alagad ni Jesus. Ito ang normal nilang buhay at ikinabubuhay. Pagkatapos ng pangyayaring iyon sa Jerusalem, nais nilang bumalik sa dating gawi ang mangisda. At sa normal na pamumuhay na iyon, muli silang nilapitan ni Jesus. Kaya nga, naalaala ito ni Juan, kaya't nasabi niyang, "Ang Panginoon siya." Hindi laging madrama ang pagpasok ni Jesus sa ating buhay. Mararanasan din natin ang kanyang presensya sa ating pangkaraniwan at normal na pamumuhay. Sa palengke, sa bus na ating sinasakyan, sa ating pang-araw-araw na gawain at pinagkakabalahan, sa mga taong nakakasalamuha natin, madarama nating nasa tabi natin siya. Masasabi din natin, "Ang Panginoon yun." Sundin lamang natin siya kung saan niya ipahuhulog ang lambat sa ating buhay. Pagsasagawa, nakikita mo ba si Jesus sa mga tao at bagay-bagay at mga pangyayari sa buhay mo?